Halo guys, since wala tayong makuhang, wala pa tayong content bagong natatapos na edit the video at wala tayong maipost na content, naisip ko na ipost na lang ang content na lang natin ngayon is kung ano yung mga na-invest na equipment para makapag YouTube at makapag YouTube live stream. Okay. So, hindi naman siya mahal. Medyo may mga bagay tayong ininvest na medyo mahal, pero hindi naman siya ganun kamahal talaga. At kaya ginagamit din mo siya normally sa pang-araw-araw na trabaho. Kaya hindi siya specific. Yung mga mamahalin na bilhin natin, hindi siya specific para sa YouTube lang talaga. So nagagamit pa rin natin siya. Ginagamit natin siya sa iba pa, lalo na sa araw-araw na trabaho natin. So ang unang nabili natin para makapag YouTube live stream is yung ating V8 live sound card. Yan po siya. V8 live sound card. Yan. So, ito po yung ginagamit natin para makapag live stream. So, mostly, hindi pa siya masyadong gamit. Actually, binili lang siya last month or magto 2 months na. Pero hindi pa siya masyadong nagagamit kasi hindi pa naman tayo masyadong nagla-live stream. So, yan. So, explain ko lang sa inyo paano gamitin ang VM sound card. Okay. So, una, kung makikita nyo po, meron siyang ilang port. 1, 2, 3, 4. Then, meron siyang 3 port. 4 na USB 2.0 mini USB at saka meron siyang 3.5 mm jack and 1 6 mm jack. So ito pong apat na direktoran natin para mabasa na. Yan. Makikita nyo naman siya nakalabel naman dyan kung ano yung mga port na yan. So, yung unang port, makikita nyo is live 1 or live 2. Live 1 and live 2. Live 1 and live 2 is dyan nyo po isasaksak yung equipment nyo, yung gamit nyo na pang live stream. Halimbawa, kung nagsiselfon kayo, dyan nyo isasaksak. O di kaya kung sa laptop nyo, isasaksak nyo sa headphone ng laptop. Ito po yung port nya. Ito po yung cable nya. Yan. Saan yung camera natin? Andito. Ito ang camera. Yan. Ito po ang cable niya. Magkadugtong. Kabilang side ng cable. So, yan po yan. Yan po ang cable. Ito po is isasaksak nyo sa live 1. Ngayon, pwede nyo rin siyang pagsabayin. Live 1 at saka live 2. Kung halimbawang dalawa yung ginagamit yung equipment at the same time. So, isa cellphone, tapos isang laptop. Then, itong isang to is isasaksak nyo sa headphone jack ng inyong cellphone or headphone jack ng inyong laptop. Yan. Natapos pa tayo dyan. Yan naman is yung accompany. Yung accompany device nyo po is yung device na ginagamit nyo kung halimbawang gusto nyo meron kayong sound o may pinapatugtog kayong music habang nagla-live. Okay? So, yung port niya is pareho din dun sa live port. Yung cable niya is pareho rin dun sa live cable. Isang 2 mm na mini USB at isang 3.5 mm na jack. So, ilalagay nyo lang siya rito sa accompany. Then, ito, yung jack na to ng 3.5 mm, ilalagay nyo sa headset
port ng inyong cellphone na gagamitin nyo para magpatugtog. O di kaya ng laptop na gagamitin nyo para magpatugtog. So yan. So tapos na po tayo dyan sa live at saka sa company. The last port is yung charging. So yung charging niya, ang cable niya is parang normal na pang charge na ang cellphone. Isang USB 2.0 tsaka isang USB mini USB port. USB mon socket. Okay. So ilalagay nyo lang siya dyan. Sasaksak nyo siya rito. Then ito, sasaksak nyo kung saan kayo pwedeng gumamit ng, kung meron kayong block ng cellphone, power supply ng cellphone, pwede nyo itong isaksak doon. O pwede nyo rin direktang isaksak sa USB port ng inyong laptop. Yan. So, tapos na po tayo dyan. Ang susunod naman po natin is yung inyong earphone and headset. Then, na condenser microphone. So, yan po yung tatlong port nyo na yung earphone is, yung earphone is yung earphone na normal earphone na ginagamit nyo sa cellphone nyo. Then, yung headset is yung headset talaga. Mamaya, papakita ko sa inyo yung headset ko. And then, yung condenser microphone, which is kasama siya sa binili namin na to. Kasama siya ng V8. Isang set siya ng V8 na binili namin. And then yung dynamic mic is yung mic na ginagamit nyo pang video kay yun na yun. Okay? So ito po yung ating V8 live sound card. So makikita nyo meron siyang electro, mga sound effects. Electro, tapos meron siyang cheer kung gusto nyo mag-cheer. O meron siyang clap, yung maririnig nyo may pumapalapalakpak, yun. Ano yan, may mga, limited lang yung kanyang mga sound effects, pero yun lang yung mga basically yung ginagamit sa mga first time YouTuber or first time live stream na nagla-live stream. Okay? Natapos na po tayo sa ating V8. Now, we will go to our second. Ito, binili namin to kasama na yung V8. Yan yung kasama niya na condenser microphone. I think this is BM800 na standard microphone. Yan po siya. Gold head po siya. Tapos lalagay niya itong foam para hindi masyadong magano sa ingay. Yan. Actually, maganda naman siya. Maganda naman yung kalalabasan ng output ng audio niya. Yung V8 at saka pairing na itong BM800. Maganda rin yung output. At saka medyo mura siya compared sa medyo big time na mga condenser microphone. So, para sa mga nagsisimula, okay na po siyang gamitin. Ngayon, kung medyo maganda-ganda na yung kita nyo, gusto nyo bumili o gumamit ng mas maganda-gandang brand ng live stream set, so pwede rin kayong bumili. Pero this time, dahil nagsisimula pa lang naman tayo, ito lang muna ang gamitin natin. Kaya na nyo mag-live stream ng normal at magandang audio output. Okay? Ngayon, ito po yung jack ng BM800. Isang 3.5mm, then yung connector ng microphone. Ito po yung isasaksak nyo doon sa condenser microphone output, input ng inyong BM800. Anang V8, yan. Yung condenser microphone, yan. Ito yung po siya isasaksak. So, yan po. Tapos tayo dyan sa dalawa. Ngayon naman is yung stand. Ito, kasama pa rin po ito sa binili nating V8 sound card. Bali, binili lang natin siya total is 100 dirhams.
kasi 99 siya, so 100 dirhams lang. So plus delivery charge sa 25 dirhams, so total 125 dirhams. Okay? Yan po siya. Plastic, pero matibay. Mukhang matibay yung pagkaka-plastic niya. Tsaka maganda naman yung kapit ng condenser mic dun sa holder. Ayan. And then, the filter. Ito po yung filter. Kasama niya, kasama pa rin po ito sa binili natin. Na 100 dirhams plus delivery charge na 25 dirhams. Yan. Yan po yung filter niya. Actually, hindi ko alam kung para saan ito eh. Pero kasama siya doon. Tsaka nilalagay, nakikita ko sa mga nagre-recording, nilalagay ito. Hindi ko alam kung para saan siya talaga. Kung anong purpose niya, nilalagay ng ganito. Pero haya mo, i-re-research natin yan kay Ma'am Google. Yan po. Now, is punta tayo sa part ng headset. Ito, hindi siya... hindi naman siya mumurahin at hindi rin naman siya ganun kamamahalin na headset. Ito po yung ating headset na binili. Ang brand niya po is Motorola. Ayan. Dito, isasaksak nyo ito doon sa may headset. Yes, headset port ng inyong V8 sound card. Okay? Rumiyatin ko kung nakikita sa video. Joke lang. Hindi. Malinis naman siya. Okay naman siya. Okay naman siya. Yan. So, tapos na po tayo sa headset. Susunod naman is yung... Ito, binili namin siya para makapag-edit. Actually, mamurahin lang siyang laptop. Hindi naman siya ganun kamahal. Hindi siya makita. Teka. Lalagyan natin ang konting video. Yeah. Ano po siya? Tablet. Notebook. Dito po tayo mag-e-edit. Nag-e-edit ng mga videos. At saka gumagawa ng mga slideshows. Para sa ating... tutorial videos para sa air conditioning content natin. So yan po yung ginagamit natin pang edit, pang gawa ng slideshows. Yan po yung ginagamit natin pang edit ng videos. Actually hindi ito yung pang edit ng videos. So, yung slideshow dito ko siya ginagawa, tapos sinesend ko siya dun sa ating pang edit ng videos. So yun, ano po siya, touchscreen po siya. So para mas mabilis tayo makapaggawa ng mga slideshow. Ano po siya? Actually, 32 GB siya. Internal storage. Tapos meron siyang 4 GB RAM. And meron siyang external storage. Ah, no. Not 4 GB RAM. 2 GB RAM. And meron siyang external storage na 128 GB na memory card. So, yun lang po ang ginagamit ko dito, pang-edit lang ng PowerPoint presentation. And sometimes, ginagamit ko rin po siya pagka nasa trabaho ako at hindi meron akong mga urgent na reports na dapat ipasa pero hindi ako makapunta ng opisina dahil nasa site lang ako. Ito yung ginagamit ko na rin. So, yan. Nakikita niyo po yung buntot ni Kulay. Okay. Yan po yung ating okay, tapos na po tayo sa ating dito muna. Okay. Ito po ay ating camera. Ito, mas, ano to, para, bali binili ko siya para magamit ko siya pang daladalang camera. Yan. Actually, hidden cam, hindi hidden cam pala. Ano siya, camera siya na pwede mong magnetic,
pwede mo siyang ilagay sa kung saan, sa damit mo, basta't may metal, paparisa mo na siya ng metal dito, metal plate. Tapos ilalagay mo siya sa damit mo para kahit saan ka magpunta, nagre-recording siya. Automatic. Wala kang mamimiss na event, may wala kang mamimiss na mga pangyayari sa labas habang nakakabit sa katawan mo, sa dibdib mo, o di kaya sa kung saan mo gusto siyang indicate para makapag-take ka ng content, ng video. So, ang gagawin lang sa kanya is meron siyang memory card na meron po siyang memory card. Naisalpakan ko na po siya ng 128GB na memory card para marami tayong video na ma-capture. Tapos meron siyang USB port. Okay. Power supply port. And then, yung on-off switch. And then, yung mode. So, ano po siya? Actually, Wi-Fi camera rin siya. So, pag nakakonekta siya sa Wi-Fi, pwede mo siyang i-view over your smartphone. And, maganda to kung dun sa mga nagbablog ng mga hayop, mga pusa nila, o di kaya mga aso nila, mga pangyayari. Lahat to nakaka-capture niya. Ilalagay nyo lang siya sa isang area kung saan laging naglalaro yung mga alaga nyo, yung mga pets, para makapture niya. Pwede ka magpakalat ito sa buong bahay mo, basta't makikita yung kung saan naglalaro yung mga aso mo para makukuha mo yung every angle. So yan. Pero ako, ang purpose ko sa kanya is para madala ko siya kung saan ako pumunta, makapture ko lahat ng videos at kung ano yung pwede kong ilagay sa content, ilalagay ko. Yun ang purpose niya. Actually, in replacement siya sa hindi natin kayang bilhin sa ngayon na GoPro. Pareho lang naman sila, halos ang purpose. Yung video quality niya, medyo mahina-hina ng konti sa GoPro, pero okay naman siya. Okay? So, yun po yung ating camera. And then, ilan na lang ba? Okay, dito na tayo sa medyo mahal na nabili natin. Actually, hindi siya binili talaga for the purpose of YouTube. Binili ko siya 6 months ago. Pero sa ngayon, ito na ang nagiging purpose niya. Ang ating Samsung Galaxy S6e. Yan. Dito po ako nag-i-edit ngayon ng videos. So lahat ng videos ko, yung mga tutorial videos ko, dito ko inedit. Ano siya? 6GB RAM and 128GB internal storage. Then naglagay pa ako ng 128GB additional external storage SD card. Meron na rin po siyang SIM card slot para kung nagde-data ka, pwede na rin po siyang isalpak dito diretso. Pag wala kang internet, pag nasa labas ka, meron ka pa rin access sa internet kung may gusto mo mag-live. At nakakapag-live na tayo sa mobile phone, pwede tayo mag-live diretso. So dito sa ating Samsung Galaxy S6e. So yan. Meron po siyang S Pen. So maganda rin naman yung kanyang camera. Actually yung kinunan kong video na talking while driving is yan ang camera na ginamit natin noon. So lastly is yung ating hindi lang siya purpose ng pang YouTube, pero primarily yun talaga ang purpose ko dati nung binili ko to. Kasi maganda yung video camera niya. Mas magagamit natin to kung magkakaroon na tayo ng pagkakataon na makapag-live sa mobile phone. Mas maganda yung magiging quality ng video natin, mas maganda yung magiging quality ng sounds natin dahil sa gamit na to.
So, ito po yung binili ko. Ngayon, ginagamit ko siya sa office. Mostly, nagagamit siya ngayon sa office. Hindi siya pa nagagamit sa pag-YouTube. So, ito po. Ang ating iPhone S, iPhone 12. Yan. So, mostly sa cellphone na to na ginagamit natin sa pantrabaho, makikita nyo naman na halos ang application ko dyan is basic app ng iPhone, or kung meron man akong in-install is yung Mi app, yung sa camera natin. And then, mostly is yung pang air conditioning natin. Yan. Yan. Super HVAC charge. Subcool. Tapos yung mga heat load calculation natin. HVAC inspection. So, yan. Mostly, yan po yung ginagamit ko po siya ngayon for work. Pero if ever na magkaroon tayo ng chance at makapag-livestream na tayo sa mobile phone, ito ang pinaka-the best na natin magagamit kasi mas maganda yung camera ano niya. Bakit umiilaw yun? Magana ba yung camera ko? Bakit umiilaw siya? So, anyway, baka ano lang yun. Yung infrared niya. Umilaw. Ang alam ko pag umilaw ito, ginagamit yung camera niya. Pero hindi naman siya gumagamit ang camera ngayon. Ewan ko kung bakit. May ko lang siya napansin. Anyway, yun. Pag magla-livestream na tayo sa cellphone, at pinigyan na tayo ng pagkakataon makapag-livestream sa cellphone, ito po yung magagamitin natin para makapag-produce tayo ng magandang video quality at sound quality. So, yan. So, yan po for today ang ating content. Sana po nagustuhan nyo. Watch out na lang po sa susunod nating video, tungkol tutorial video para sa air conditioning. Hindi ko pa natatapos yung editing ko. Pero once natatapos ko, ipapost ko siya agad. Para baka tulong na makapagbigay kaalaman na sa mga nagnanais na maging aircon technician o sa mga bagong aircon technician o sa mga kliyente para hindi sila madaya ng aircon technician. So, yun lang po. Salamat po sa panonood nyo ng video na to. At I hope you hit the like button, subscribe, and share para ma-update kayo sa aking mga susunod na videos. By the way, may audience ako. Ayan, audience ko. Yeah. Kanina pa siya nanonood sa akin. Hindi lang siya nagpapakita sa camera kasi siya type C. Yan po yung ating audience. Ulit! Buntis po siya. Okay? So, good luck. Salamat po sa panonood.